Oras na para sa palaro! One of a kind. Pipili kami ng apat na miyembro bawat grupo. Mayroong mga plastic cup sa gitna at lahat ng iyon ay may kape. Pipili ang bawat isa ng isang plastic cup. Isa lamang sa mga plastic cup ang may lamang kape at ang iba ay may lamang hindi kanais-nais na likido. Ang makakakuha ng kape ay may 5 puntos at ang talo ay may 2 puntos. Q&A. Kailan nagiging pangangailangan ng isang kagustuhan? Bakit? Magaling! Ipagpatuloy natin ang ating diskusyon. Mga salik na naka-impluensya sa pangangailangan at kagustuhan. Edad. Pangangailangan at kagustuhan ay nagbabago ayon sa edad ng tao. Antas ng edukasyon. May pagkakaiba rin batay sa antas ng pinag-aralan. Ang taong may mataas na pinag-aralan ay mas malaki ang posibilidad na maging mapanuri sa kanyang kailangan at kagustuhan. Katayuan sa lipunan, nakakaapekto rin sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Panlasa, ang panlasa sa estilo ng pananamit at gupit ng buhok ng mga kabataan ay ibang-iba sa estilo ng nakakatatanda. Kita, malaki ang kinalaman ng kita sa pagtugon ng tao sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Kapaligiran at klima. Ang kapaligirang pisikal ay nakakaapekto sa pangangailangan ng tao. Oras na para sa pangalawang palaro. Alam yan. Q&A. Sa iyong palagay, alin sa mga salik ang mas lalong makaka-impluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ng tao? Paliwanag. Ayon sa teorya ng pangangailangan ni Maslow, maaari bang makapunta sa ikalawa, ikatlo, hanggang ikalimang baitang ang tao na hindi dumadaan sa una? Bakit? Transition sa susunod na ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ng isang tao para mabuhay. Samantalang kagustuhan ang paghahangad ng higit pa sa mga ito. Ang kagustuhan ay maaaring maganap at magdulot ng kaginawaan sa tao kung pag-iisipan at pag-aaralan ang mga ito. Ang edad, edukasyon, panlasa, kita at hanap buhay na tao ay ilan lamang sa mga salik na nakapagpapabago sa mga pangangailangan. Yun lamang at salamat sa pag-inig at pakikilahok sa amin. Muli, ako si Max ng Starmax Coffee. Happy to serve a cup.